It's ngernTV! Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Ang bango ng pagkain ngayong araw na to, nagluluto kasi itong biyenang ko ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat dyan, mga manonood. At sana naman ay maigi ang inyong kalagayan dyan. Magandang araw sa inyo, umaga, hapon, gabi, anumang oras. Mga katropa, kasi meron na pong gustong talakayin ngayon para dito sa video na to. Parang, you know, parang naiiba naman ng konti yung ating format. Gusto ko sanang pag-usapan ngayon itong very interesting book na binili ko a few months ago, and actually hindi ko pa natatapos eh. Kasi nahihirapan ako magbasa, malabo na kasi yung mata ko kahit reading glasses, kailangan ko pa ng magnifier saka ilaw para makita mabuti yung ano, yung binabasa ko. Pero this is a very interesting book. Ang book na ito ay ang The Book of Jubilees. This one was adapted from R.H. Charles. No, that was a couple of hundred years ago when they translated it from the Ethiopian texts. Yung Ethiopian texts kasi raw ay mas malapit kaysa sa Bible as far as yung original na Hebrew texts, yung Holy Hebrew Scriptures. Mas malapit ang Ethiopian texts doon kasi merong mga written texts doon sa Ethiopian texts na nandun pa rin, na inalis na sa Biblia, wala na sa Biblia. At ito po yun, isa sa mga librong yun, The Book of Jubilees. So, the first time I heard about this book was about a year ago or so, nung mapanood ko ang tungkol dito sa The Book of Jubilees from the God culture. So, sabi doon sa YouTube presentation nila na yun, ano, na itong Book of Jubilees daw ay dapat, ano to, Torah. Holy to. Kasi, ano to eh, isa to sa mga libro na ibinigay kay Moses nung, kung naaalala ninyo yung istorya ni Moses, 'di ba, nung pagtawid nila nung ano, nung ng Black Sea ba yon, nakarating sila doon sa paanan ng Mount Sinai, tapos doon umakyat si Moses sa bundok, and for 40 days and 40 nights he was there, right? And then when he came back, dala-dala na niya yung ano, yung doon sa pelikula eh, 'di ba, yung dalawang tablet na bato, 'di ba, na ano, na nakasulat doon yung Ten Commandments. Well, hindi lang po yun ang dala ni Moses nung pagbaba niya sa Mount Sinai. Actually, ang dami niyang dalang libro. Marami siyang dalang libro na patungkol sa ngayon na tinatawag nating The Law of Moses, yung mga unang batas ba na ibinigay kay Moses na kasama ng Ten Commandments. Okay, yung mga batas na yon, parang yun yung pinaka constitution, baka yung pinaka government ba, constitution ng mga Hebrews nung panahon na yun, na ibinigay ni Yahuwah kay Moses. At yung mga libro na yun daw ay isinulat ng mga
anghel para kay Moses. For 40 days and 40 nights, sinulat nila yon. At yung mga isinulat na yun daw ay galing sa yung tinatawag nilang Book of Life. So, it got my interest that maybe I should do my own research. Kahit konti lang, you know, para malaman ko ano ba talaga itong istorya ng Book of Jubilees. Okay, so, nag-umpisa ako sa, of course, sa internet. Diba? Gamitin mo lang yung browser. You know, just in case you guys don't realize, we are in the information age now. And pretty much anything you want to learn or you want to know about is out there. So, yun na nga ang ginawa ko. Tinyping ko lang The Book of Jubilees. Doon ako nag-umpisa. You know, and then, yun, lumabas yung mga information. You know. And then, so I was going through everything, you know. And in one of the lines, meron doon nakasulat, 14 books were taken out of the Bible. Gulat ako ba? 14 books? Akala ko ba Book of Jubilees lang? Di ba? So, pinunta ko yung website na yon. At nakita ko, first of all, ano, yung website na pinuntahan ko na yon, ano, Christian channel, okay? Or a Christian website, no? At ayon dito sa website na ito, ay 14 books nga raw ang tinanggal. At ito pala, ang nire-refer nila dito ay yung tinatawag na apokrypha. Yung apokrypha ay isang koleksyon ng yun nga 14 na libro. Okay. So tiningnan ko doon yung sa listahan na yon sa apokrypha, no. At nakita ko wala doon yung Book of Jubilees. Okay. So got me to thinking kung na wala sa listahan na yon yung Book of Jubilees. Ano ang dahilan? So research ulit ako, research. At and then may nakita ako ba? Merong nagke-claim 75 books. Okay? So yung apokrypha, okay, is only one of them. Yung other 75 books na yon. Ngayon itong website na ito naman ay more of an independent website. So doon ko nakita ang Book of Jubilees. So going back to the topic of why did the Catholic Church remove 75 books including the Book of Jubilees out of the Bible? Why? You know, so nag ano, little research lang, no. And nalaman ko that in 1684 nagkaroon daw ng isang congregation. Hindi ko makuha yung pangalan nung ano yung tinawag nila doon sa ano na yon sa congregation yun. Parang canonization yata yun or something like that. In 1684 tinanggal nila yung mga libro na yon. Ngayon, kung halimbawa ako o ikaw, mga nanonood dyan, nagbasa kayo kahit konti lang sa Biblia, ng tukol sa Biblia, alam naman natin na nakasulat doon at naiintindihan naman natin na walang may karapatan na baguhin ang nakasulat sa Biblia. Diba? Eh, ang problema doon, matagal nang ginawa yon ng mga nagumpisa pa sa mga Pariseo na ginalaw nila ang mga nakasulat sa Biblia. As a matter of fact, by the time of Jesus or the so-called Jesus, si Yahushua, nung panahon, kapanahunan niya, eh di ba nagpunta siya sa temple at galit na galit siya
dahil ginawang palengke yung temple, di ba? Oh, yun yun. Alam ni Jesus ang nangyayari kasi nga binaboy na ng mga Pariseo ang templo. Yung second temple na yon nung panahon ni Jesus, hindi na yon ang tunay na templo. Yun ay synagogue of the Satan, o the synagogue of Satan na yon. Sila na yon yung mga Pariseo na binago nila ang nakasulat sa Biblia na tinatawag natin. Okay. So let's make a difference, ano? Iba yung Biblia doon sa Holy Hebrew Scriptures na natagpuan doon sa Qumran at tinatawag nilang Dead Sea Scrolls. Noong 1947, na-discover nila yung mga scriptures na yon at tinawag nilang the Dead Sea Scrolls. Later on, you know, dahil sa pag-aaral nila, nalaman nila na ito ay ang kopya ng tunay na Holy Hebrew Scriptures na pinangangalagaan noong araw ng mga Levites kung saan, oops, sorry, naglalabay. As I was saying, you know, itong Dead Sea Scrolls na to, it turns out na itong mga scriptures na to ay ang mga scriptures na pinangangalagaan ng mga Levites nung panahon na yon. Kasi ito pong mga Levites, nung nag-take over itong mga Pariseo at ninakaw nila yung templo, ito pong mga Levites nagtago, nag-exile sila, nag-self-exile sila sa isang lugar. Kung gusto ninyong malaman, for more information, manood kayo ng The God Culture. So, pinaniniwalaan po ngayon na itong tinatawag nilang Dead Sea Scrolls ay actually ang mga Holy Hebrew Scriptures ni John the Baptist. Dahil itong si John the Baptist, it turns out, ay isang Levite. Siya po ay ang high priest na dapat sana ay in charge doon sa temple. Yung tunay na temple, the temple of David and Solomon, yung pinagawa ni Solomon noong araw. See? So, yung temple na yun, na, winasak ng mga Pariseo, Persians, at tapos nagpagawa sila ng bago, at ang ginawa nila, ibinigay nila ang control ng templo na yon sa mga Sadducees and Pharisees. Okay? So, yun po ang istorya noon. Kaya itong second temple na to, ito po yung pwedeng angkinin ng mga Jews as the temple of the Jews. Okay? Pero yung naunang templo, templo ni David at ni Solomon, Hebrew po yun, Hebrew temple yun. Yun po ay, actually, kaya Hebrew temple kasi mga Hebrews ang nagpagawa. Yung Hebrew naman, hindi naman po religion yan. Yan po ay dugo, bloodline. So, bakit nga? Bakit tinanggal ng Catholic Church at buong Christendom itong mga libro na to? Diba? Kung iisipin mo, no? Hindi mo malaman talaga kung anong tunay na pakay nila other than to serve their own purpose. Ano pa nga ba yun? Kung naiintindihan nila ang kahalagahan ng mga libro na yon, hindi nila tatanggalin yun. Diba? Maliban na lang kung alam nila pero gusto nilang talagang tanggalin. At bakit nga ba? Bakit? Maaari bang yun ang nangyari talaga? Diba, isipin na lang natin. Kasi, sa tingin ko, no, kaya nila ginawa talaga yon dahil merong mga nakasulat doon na hindi nila tunay na pinaniniwalaan o ayaw nilang paniwalaan. At maaaring isa na nga doon ay itong Book of Jubilees. Overall, kung ako tatanungin nyo,
in my personal opinion, ginawa nila yon to serve their own purpose. Kasi mayroong mga nakasulat doon na maaring makasama sa kanilang relihiyon. So ito pong Book of Jubilees ay alam sa iba pang pangalan. Bukod sa Book of Jubilees, mayroon palang mga nagtatabas doon. Oh. Ay, yung kapitbahay, mga bata. Oh. Mga kabataan, ah, kilala ko itong mga to. Mga lalaki na nila. Anyway. Okay. Relocate, relocate. Ingay. Nagpuputol siguro ng puno. Mga tao rito, gustong-gustong magputol ng puno. Ewan ko. Kailangan ng puno rito, pinuputol nila. Yung Book of Jubilees, ang Jubilees, ibig sabihin po noon ay mga taon. Mga paglipas ng mga taon. At ang pagsusukat nila ng taon ay Jubilees. Yung 7 times 7, which is 49 years. Okay? 49 years, on the 50th year, sa celebrate nila yung Jubilee. The Jubilee year. Yung The Book of Division naman, okay, yun dinidescribe doon kung papaanong si Noah ay hinati-hati niya ang buong mundo sa kanyang tatlong anak. Si Shem, ang pinakamatanda, na siya po ang nagmana ng tinatawag natin ngayong Asia. Tapos si ang sumunod kay Shem ay si Ham. Si Ham po ang nagmana ng Africa, buong Africa. At ang pinakabata si Japheth, si Japhet, na nagmana ng tinatawag natin ngayong Europe. So yun po yung Book of Divisions. So yun, matatagpuan ninyo sa Book of Jubilees. Okay, tapos ang isa pang pangalan ng Book of Jubilees ay The Book of the Generations. Okay, ito pong The Book of Generations naman, dinidescribe dito kung sino-sino yung mga lahi ni Ham, Japheth, at Shem. Okay, parang dinidescribe doon kung sino-sino yung mga magkakamag-anak. Okay. Sa totoo lang po, lahat tayo magkakamag-anak. We are all from Noah. Kasi nga, dahil doon sa flood. Pero yung sa tatlong magkakapatid, si Ham, Japheth, at si Shem, iba ng istorya naman yun. Dapat po ninyo malaman, no, nung matagpuan yung Dead Sea Scrolls. Ito pong Book of Jubilees, saka itong Genesis, ay magkasama sa isang jar. Okay? Na nagpapadaat ko kung inyo pong babasahin ang Book of Jubilees, yung time frame ng Genesis, 'di ba? Ang Genesis nag-umpisa sa creation hanggang sa panahon ni Moses. Okay, yung Genesis ganoon din. From pre-deluge, panahon ni Adan, creation, hanggang sa panahon ni Moses. Okay, so that means it covered Noah. Alright, so parehong time frame yung Jubilees at saka yung Genesis. Yun po ay dahil ang Jubilees po ay supplement sa Genesis. Yun pong mga hindi malinaw doon sa Genesis, doon po matatagpuan sa Jubilees. Ika nga, dahil supplement, yung mga katanungan na hindi nasagot sa Genesis, doon po makikita sa Jubilees. For example, sa Genesis, hindi po nakasulat doon kung sino-sino yung mga nakapag-asawa, paanong dumami ang
ano ba ang lahi natin, no? Pero sa Jubilees, pag nabasa ninyo, malalaman ninyo, ito pala si Adan at si Eva ay marami ring naging anak na babae. Yung mga bagay na yun, makikita ninyo sa Book of Jubilees. So, kaya very special eh, yung Book of Jubilees. At sabi nga dito sa The God Culture, hindi raw dapat inalis yon dahil yon ay Torah. So, in short po, no, ang Genesis po ay incomplete. Kulang ang Genesis kung wala ang Book of Jubilees. Kaya po nga, kino-question ng The God Culture, who are, you know, they are researchers, no, pinag-aaralan nila talaga yan. Kino-question nila ang karapatan ng church na tanggalin ang mga librong yun. At itong, yun nga, pagtanggal ng Book of Jubilees, isa lang patunay na napakalang laking pagkakamali yung ginawa nila, dahil nung tinanggal nila itong Book of Jubilees, it opened up a way for people, ordinary people, to change parts of the Bible. Halimbawa, give you an example. Ano? Merong nagkiklaim na si Cain at si Abel ay kambal. At nang pinanganak si Abel at si Cain, ay itong si Abel daw mukhang tao, at itong si Cain ay mukhang sawa or serpent. Okay? Dahil nga raw, nagkaroon daw ng yarian. Ewan ko kung ano tawag doon. Ano ba yung trisam? At yun po raw ang nangyari. Okay. So, yun, yung bagay na yun, maririnig ninyo yun. Ngayon, kung ang mga Katoliko at simbahan, hindi nila tinanggal yung Book of Jubilees, then, yung question na yun ay masasagot dahil nakasulat sa Book of Jubilees na 7 taon ang tanda ni Cain kay Abel. Kung mas maraming tao ang makakapagbasa ng Book of Jubilees, then malalaman nila na hindi totoo yung mga claims na yon tungkol doon sa serpent seed. And so mga katropa, no, I'm gonna share with you yung nabasa ko or narinig ko tungkol sa Book of Jubilees ayon sa Damascus document as presented by the God Culture. Okay, nakasulat doon, no, sa Damascus document: "For Yahuwah made a covenant with you and all Israel, therefore a man shall bind himself by oath to return to the law of Moses." Ibig sabihin, dahil tayo ay may covenant sa Panginoon, dapat lang na bumalik tayo sa loob, o bumalik tayo sa law of Moses. "From in it, all things are strictly defined." Kasi nandun lahat ang batas. Nandun ang mga nararapat na batas. Okay. So, kailangan nating bumalik sa law of Moses. Okay. "As for the exact determination of their times, to which Israel turns a blind eye," kung gusto ninyong malaman ang tungkol sa mga panahon na ang Israel ay naging makasalana or turns a blind eye, "behold, it is strictly defined in the book of the divisions of the times into their jubilees and weeks." Ang dinidescribe po rito ay ang Book of Jubilees. And so, in conclusion, mga katropa, no, kung kayo ay
naghahanap ng katotohanan. Gusto ninyong malaman ng katotohanan, gusto ninyong maniwala sa tunay na Panginoon, okay, gusto ninyong makilala siya talaga, then, suggestion ko sa inyo, basahin ninyo itong Book of Jubilees. At bukod pa roon, basahin niyo uli yung Biblia. At manood kayong The God Culture. Kasi doon sa The God Culture, mga researchers sila, no? Nakikita nila yung, meron sila mga pinangahawakan, alam nila yung mga iba-ibang dokumento tungkol sa Biblia. Natitrace nila yung mga pagkakaiba at na kukumpare nila yon doon sa Dead Sea Scrolls. At doon makikita mo yung katotohanan, yung totoo. Mag-research kayo ng sarili nyo. Okay. And first of all, kailangan maintindihan ninyo, hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay may katotohanan. Okay? Meron na pong isiningit dyan na, ano, isiningit na, hindi na po totoo. Okay? Sa akin, importante na malaman ninyo ang katotohanan kasi kung patuloy kayong magpapalinlang, eh, patuloy kayong magkakamali sa buhay nyo. Patuloy kayong malilimlang. Diba? So, dyan na lang po magwawakas ang ating munting video. Nandito ako ngayon sa harap ng bahay ko. Medyo tahimik. Anong oras na kaya? Siguro mga baka lunch time na. At walang masyadong dumadang sasakyan. Kaya tahimik. Sana eh naririnig ninyo ko. Ganda ng weather ngayon. Mga ibon. Mga ibong nagkakantahan. Alrighty then. Ay, sabi yun. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!